guys, and welcome back again to our YouTube channel. So for today's video, medyo late na ako dito kasi 4 months old na yung baby ko. And yun, naisipan ko na magkaroon ng monthly update sa inyo kung ano nangyayari sa baby ko. And ngayon is 4 months na siya. So, ikakwento ko lang sa inyo kung ano yung mga napansin ko kay baby ngayong 4 months siya. And gagawin ko to hanggang sa mag 1 year old siya para din pagdating ng araw ay may balikan ako na, alam niyo yun, mapanood ko. Basta, kaya lang mo talaga ako gumagawa ng video. Alam niyo yun, para sa memories, para ma-document ko, para pagdating ng panahon ay mapapanood ng anak ko. So, ayun. And, yeah, without further ado, let's hop right into the video. Ngayon magkukwentuhan lang tayo. Dapat kasi today yung immunization day ni baby, yung tuturukan siya ganun. Pero nagpunta si daddy, daw muna makatuloy yung immunization dahil sa COVID yan. Kasi di ba naghigpit na ulit ngayon. So ayun, i-reschedule na lang daw. So hindi pa namin alam kung kailan talaga. And naka ayos na ang atin nyo, tsaka si baby, pero hindi nga natuloy. So, naisip ko na lang na mag-film today. So, ayun. And, guys, bago ako mag-start, ginawa ko tong video na to, hindi para magkaroon ng comparison sa ibang baby. Kung kaya man ng baby kong gawin yon sa month na to, at hindi pa siya kaya ng baby nyo, huwag kayo mag-worry kasi meron talaga, iba-iba naman kasi talaga yung face ng mga baby. So, ayun. Huwag niyo i-compare yung baby nyo sa baby ko. And kasi guys, hindi maganda yung ganun. Wala dapat comparison kasi may kanya-kanyang face yung mga baby. Medyo merong may late, meron namang nauna siya. Nauna, ganun. Merong nauna yung anak nyo or basta, alam niyo na yun kung ano ibig sabihin. So, ayun. Huwag natin i-compare yung mga babies kasi I believe, well, I believe in the saying, charot. So, ay naniniwala talaga ako na, unique yung every baby. So, yun, unique yung mga baby natin. So, wag natin i-compare sa ibang baby. Yun lang. Eh, first, kung napansin kay baby, sorry kung natingin ako sa cellphone kasi ninote ko talaga siya dito, guys. Kasi, ewan ko, pumula na buntis ako, guys. Kasi mula maturukan ako ng anesthesia. Sobrang naging makakalimutin ako. So, lahat ninonote ko na talaga. Kasi kung hindi, wala akong masishare sa inyo. So, first kong napansin kay baby, ngayong 4 months old siya, ay kaya niya na yung head niya or yung ulo niya. Before kasi, nung mga 3 months pa lang siya, though natataas niya na, pumula naman ano siya, baby, nagaganon niya na yung head niya, pero hindi matagal, nabagsak din agad na ganun. So, ngayon, kayang-kaya niya na talaga, matagal na niyang natataas yung ulo niya. Ayun, mas kontrolado niya na ngayon yung ulo niya. Pero bumabagsak pa din, so kailangan talaga sa malambot siya nakahiga, ganun. Kasi bigla niyang binabagsak, guys. Tapos, yung pangalawa kong napansin kay baby, ay natatakam na siya sa mga food, guys. Hindi ko alam kung start na ba to ng kasi 'di ba 6 months pakainin na si baby ng solid. So ayun. And ngayon napapansin ko na pag kumakain kami ni daddy or ni ng husband ko ay tingin-tingin na siya, guys, tapos naglalaway siya, tapos ganto siya ng ganto. Ganun. Medyo nakakaawa nga, parang gusto mo na subuan pero hindi pa pwede, guys. So ayun. Napapansin ko na natatakam na siya. And yun din yung parang sign na ready na siyang kumain. Tanya, guys, ang strong na nung lower body ni baby, yung lower part dito sa may paa, ganon, sa pababa. Kasi pagka roll over niya, di ba nakadapa siya, inaangat niya yung tuhod niya or pinapatong niya yung tuhod niya. Tapos medyo, di ba ito siya, parang gaganon siya, yung parang tutuwad. Tapos medyo naiisod niya na yung sarili niya. Pero, ang nakakapagtaka dun, paatras siya, guys. Paatras siya. Diba pag itutuon niya yung tuhod niya? Aatras siyang ganun. So, nag-iiba na talaga yung pwesto niya. So,
ayun, and ito na rin pala yung stage na sobrang nakakapagod na talaga silang alagaan, mommies, kasi ayun nga, malikot na, nagsistart na silang, alam niyo yun, yung baby ko talaga, pag tulog siya, para siyang orasan, guys, paikot siya, gano'n. Sobrang likot, so kailangan talaga ng doble o triple pang bantay. Nung newborn siya ako, pwede ka pang makapaglaba, gano'n, nakakapaglaba pa ako nung newborn siya. Ngayon, kapag mag-isa na lang ako nagbabantay sa kanya, hindi ko na talaga kaya na iwan siya, or dapat focus talaga kasi baka mamaya pagligat ko lang, besh, diba, kung anong mangyari. So, yun. Tapos, napansin ko sa kanya, guys, ngayon ay ang smooth niya na mag-roll over. Kasi nung 3 months siya, or nung 3rd month niya, nag-try na siya mag-roll over. Mag-roll over, pero naiipit pa niya yung isa niyang braso. So, naiinis pa nga siya dun eh. Pagka-roll over niya ganun, hindi niya matanggal yung braso niya. So, yun. And ngayon, guys, sobrang bilis niya na mag-roll over. Pag ganun niya lang, guys, tanggal niya na yung kamay niya. And nakakabalik na rin siya, nakakahiga siya, ganun. So, sobrang smooth na. So, hindi na talaga pwede iwan sa kama kasi baka malaglag. Ayun. Tapos, napansin ko kay baby, guys, ay alam niya na yung name niya. Hindi ko alam kung alam niya na talaga yung name niya, pero kapag kasi tinawag mo siya, like, kunwari, Austin, Sean Austin, I love you, pag ginanong mo siya, titingin siya sa'yo, tapos mura siya humiti. Yun yung napansin ko sa kanya, pag tinatawag, every time na tinatawag ko yung name niya, or tinatawag niya natin yung name niya lang, titingin na siya, and sobrang sarap sa feeling kasi ako yung nagbigay ng name. Ako yung nagbigay ng name sa kanya. So, ang sarap lang na na-recognize niya na yung name na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pansin ko kay baby, guys, hindi ko alam kung ba't siya ganun. Pag dumedede siya, lagi niyang kinakamot or sinasabunutan yung buhok niya. Hindi ko alam kung feel ko naman kinakamot. Ganyan siya ng ganyan. Hindi naman yung kamot na ganun, ha. Parang ganun siya, di ba? Hawak siya, tapos nandede siya ng ganyan. Ganyan siya ng ganyan sa ulo niya. Parang papaantok na yun, guys. Hindi ko alam kung si baby lang ba yung ganun. Pero, yeah, parang manarising niya. Pag dumedede siya, pag tinatanggal ko yung kamay niya, guys, binabalik niya ulit kasi nga nag-worry ako baka magkasugat kano ganyan niya. Eh, ayun, hindi ko ito talaga mapigilan. And pampaantok niya rin kasi yun. So, hinahayaan ko na lang para makatulog siya. Tapos, guys, ito pa. Napansin ko kay baby, sobrang likot niyang padedehin. Like, sobrang talaga malikot, guys. Alam nyo, pag dumedede siya, gusto niya siya na yung hahawak ng feeding bottle niya. Though, kaya naman na niyang hawakan, pero pag puno kasi yung dedehan niya, hindi niya kaya kasi syempre mabigat, nalalaglag. Tapos pag hahawakan ko, tinatabing niya talaga yung kamay ko. Tapos gusto niya siya yung gaganan talaga. Yun, tinatabing niya talaga yung kamay ko. Tapos gusto niya siya yung hahawak, eh hindi niya pa naman kaya, lalo pag puno yung dedehan niya. Hindi niya pa kaya. Tapos guys, ngayong 4 months si baby, napansin ko sa kanya na hindi na siya basta-basta tumutulog. Unlike before, sobrang bait niya, guys. Kapag gabi, tapos hiniga ko lang siya, alam niyang tulugan na, hindi na siya magpapahele, ganun. Ngayon, guys, kailangan ko muna siyang buhatin or ng daddy niya bago siya matulog. Kailangan ihele muna siya ganun bago siya makatulog. And ayaw niya na yung pwestong pang newborn. Yung pahiga, ayaw niya, naiirita siya. Ang gusto niya ay yung nakaganon, yung nakaharap siya. Nakaganon, nakaharap siya, tapos inahele mo siya, ganon. Yun na yung gusto niya. Yung baby ko, lumalaki na talaga. And, guys, ang bilis kayo. 4 months na magpa 5 months na siya. Finifilm ko to, guys, is March 26. And, magpa 5 months na siya sa April 8. Oh, bilis. Parang dati lang sumisipa-sipa pa siya sa tiyan ko, no? Tapos ngayon, pa-5 months na siya. Tapos mamaya mag-1 year old baby. Malapit na siya magkalahating taon. Mag-6 months. Baby, kung bilis lumaki. Tapos guys, napansin ko rin kay baby na thumb sucker siya. Or, hindi naman yung thumb mismo. Pero minsan yung thumb talaga. Pero, madalas niyang sinusubo yung daliri niya. Parang sinusot niya yung sarili niya, ganun. Pero nagsiself-suit siya, ganun. And, ayun, nagsisuck siya ng minsan buong daliri, ganun. And sobrang basang-basa, sobrang na maglaway si baby ngayon, guys. Sabi nila, meron daw kasing case na nagngingipin na agad or nagkakaroon na agad ng ngipin
or nagingipin na agad pag 4 months to starting na 5 months ganun. Hindi ko alam kung nagingipin na ba sa akin. Parang ang gilas naman. Pero yun, sabi nila, baka doon nagingipin. Sabi din yung pedyo ko kasi sobra siyang maglaway. Sabi nga daw, may mga baby daw talaga mabilis magingipin. So, ayun. Lalawin siya ng sobra-sobra, guys. Tapos, guys, ngayon ay lahat na ng hawakan niya ay sinusubo niya, guys. Nung 3 months siya, ganun na naman na siya. Pero ngayon, guys, mas tumindi. Parang ang bilis-bilis niya ng subo, lahat ng hahawakan niya. Kaya lahat ng laruan niya, guys, every morning, sinasama ko na talaga siya sa paglilinis kasama ng mga feeding bottles niya. Sinesterilize ko din, ganyan. Kasi nga, lahat sinusubo niya na talaga, guys. So, bawal akong maglagay ng hindi karapat-dapat. Karapat-dapat talaga. Yung mga maliliit na bagay sa tabi niya kasi baka mamaya. Oh, baka malunok niya, guys. Ayun, so, doble ingat na rin. Kasi nga, sinusubo niya na kahit yung kamay ko, minsan kukunin niya. Kinukuha niya talaga, guys. So, sinusubo niya, hindi naman ako lagi nabuhubas ng kamay. Tapos ngayon guys, napansin ko sa kanya is kaya niya nang mag-upo pero assisted pa din. Kailangan ko pa rin talaga i-assist kasi hindi niya pa naman kaya nang totally upong-upo. Pero yeah, gusto niya na umuupo. Tapos pansin ko sa kanya na gusto niya yung pwestong gano'n, yung nakaupo siya. Kasi kumakalma siya pag iniupo ko siya. And ayun, siguro nagre-ready na. Yung baby ko na umupo kasi nga si 6 months na siya. So, ayun, feeling ko nagre-ready na siya umupo. Siguro by 5 months or coming 6 months, eh, kayang-kaya niya na talaga umupo. So, abangan na lang natin sa monthly update. So, guys, ayun lang naman yung ma-share ko sa inyo kasi yun lang din naman pa yung napansin ko kay baby. Hindi ko alam, guys, kung may nalimutan ako, ha. Meron man ako nalimutan, baka i-add ko na lang siya sa sunod na aking monthly update, sa next update ko sa inyo. I-add ko na lang siya dun. So, yeah. And again, guys, ha, kung nagagawa na ng baby ko yung mga sinabi ko at hindi pa siya nagagawa ng baby niyo, don't worry kasi meron talagang baby na late or may kanya-kanyang face yung mga baby. Merong nagagawa na ng baby niyo tapos hindi pa nagagawa ng baby ko. So, yun. Huwag natin i-compare yung mga babies natin kasi lahat sila ay unique and cute. Yan, guys. Maraming sa... And guys, by the way, thank you so much kasi 1K subs na tayo. Yes. Yan, thank you so much naman sa 1,000 na tao nag-subscribe sa channel ko kahit na hindi ako madalas mag-upload or hindi consistent yung pag-upload ko ng content. Kasi guys, sa totoo lang ay ang hirap pong maging nanay. So, yun, hindi mo talaga masasabi kung kailan ka walang gagawin. Katulad dito. Guys, nagkataon lang tulog yung anak ko. Nagkataon lang din na nakapag-ayos ako kasi hindi aalis kami at hindi natuloy. So, naisip ako i-vlog kasi sayang naman, di ba? Sayang yung moment na tulog yung anak ko. Ayun, and pagpasensyahan nyo, guys, if hindi ako regular nakakapag-upload and... Yeah, yun lang naman. So, thank you so much sa 1,000 na tao na nag-subscribe sa channel ko. Sobrang laki na nun para sa akin kasi at least naman may 1,000 na tao na nanonood sa akin and naniniwala na kaya ko kaya sila nag-subscribe. Yun, and thank you so much guys for watching this video. And kung may video suggestion kayo guys, mag-comment lang sa comment section down below. And kung meron man kayong tanong regarding sa, alam niyo, sa baby ko, ganun. Eh, mag-comment lang kayo sa comment section. And yun, thank you so much for, kanina pa ako thank you so much, diba? Hindi ko ma-end tong video. Yun, thank you so much for watching this video and I hope to see you in my next video. Bye! Thank you!